Ikalawang hari, ang pagkawasak ng Jerusalem. 25 kabanata. Nagrebelde si Zedekiah sa hari ng Babylonia. Nang 10 araw ng 10 buwan, nang 9 na taon ng paghahari ni Zedekiah, lumusob si Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia at ang buong sundalo niya sa Jerusalem. Nagkampo sila sa labas ng lungsod at nagtambak ng mga lupa sa gilid ng pader nito para makasampa sila. Kinalibutan nila ang lungsod hanggang 11 taon ng paghahari ni Zedekiah. Noong 9 na araw ng 4 na buwan ng taong ding iyon, matindi na ang taggutom sa lungsod at wala nang makain ang mga tao. Winasak na ng mga taga-Babylonia ang isang bahagi ng pader ng lungsod. Kaya naisip ni Zedekiah na tumakas kasama ang kanyang buong hukbo. Pero dahil sa napalibutan na sila ng mga taga-Babylonia, naghintay sila hanggang sa gumabi. Doon sila dumaan sa pintuan na nasa pagitan ng dalawang pader, malapit sa halamanan ng hari. Tumakas sila patungo sa lambak ng Jordan, pero hinabol sila ng mga sundalo ng Babylonia at inabutan sila sa kapatagan ng Jericho. Humiwalay kay Zedekiah ang lahat ng sundalo niya at siya'y nahuli. Dinala siya sa hari ng Babylonia sa Ribla at doon siya hinatulan. Pinatay sa harapan niya ang mga anak niyang lalaki. Dinukit ang mga mata niya at nakakadena siyang dinala sa Babylonia. Giniba ang templo. Nang 7 araw ng 5 buwan, nang 19 na taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar sa Babylonia, pumunta sa Jerusalem si Nebuzaradan na commander ng mga gwardiya ng hari ng Babylonia. Sinunog niya ang templo ng Panginoon, ang palasyo, ang lahat ng bahay sa Jerusalem at ang lahat ng mahahalagang gusali. Sa pamamahala niya, giniba ng mga sundalo ng Babylonia ang mga pader na nakapalibot sa Jerusalem. At dinala niyang bihag ang mga natitirang tao sa lungsod, pati ang mga taong kumampi sa hari ng Babylonia. Pero itinira niya ang iba sa pinakamahihirap na tao para mag-alaga sa mga ubasan at bukirin. Sinira ng mga taga-Babylonia ang mga kagamitan sa templo ng Panginoon, ang mga haliging tanso, mga karitong ginagamit sa pag-iigib, at ang malaking lalagyan ng tubig na tanso na tinatawag nilang dagat. At dinala nila ang mga tanso sa Babylonia. Kinuha rin nila ang mga kawali, mga pala, mga panggupit ng mitsa ng ilaw, mga mangkok, at ang iba pang tanso na ginagamit sa templo. Kinuha rin ni Nebuzaradan ang mga lalagyan ng baga, mga mangkok, at ang iba pang mga gamit na ginto at tila. Hindi matimbang ang mga tanso na mula sa dalawang haligi, sa malaking lalagyan ng tubig na tinatawag na dagat, at sa mga kariton na ginagamit sa pag-iigib ng tubig. Ito ang mga bagay na ipinagawa noon ni Solomon para sa templo ng Panginoon. Ang bawat haligi ay may taas na 27 talampakan. Ang 2 tanso na ulo ng bawat haligi ay may taas na 4 1/2 talampakan. Pinaikutan ito ng mga kadenang dugtong-dugtong at napapalibutan ng dekorasyong tanso na hugis prutas na pomegranata. Binihag din ni Nebuzaradan ang punong pari na si Seraiah, si Zephaniah na sumunod sa posisyon ni Seraiah, at ang 3 gwardiya ng pintuan ng templo. Ito pa ang mga nakita niya at dinalang bihag mula sa lungsod. Ang opisyal ng mga sundalo ng Huda, ang 5 tagapamahala ng hari, ang commander na kumukuha at nagsasanay ng mga taong magiging sundalo, at ang 60 mamamayan doon. Dinala silang lahat ni Nebuzaradan sa hari ng Babylonia na nasa Ribla, na sakop ng Hamat, at doon sila pinatay ng hari. Kaya ang mga mamamayan ng Huda ay binihag at dinala papalayo sa lupain nila. Si Gedalia na gobernador ng Huda. Pinili ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia si Gedalia na anak ni Ahikam at apo ni Shaphan bilang gobernador ng mga naiwang tao sa Huda. Nang marinig ito ng mga opisyal ng Huda at ng mga tauhan nila, pumunta sila kay Gedalia sa Mizpah. Sila ay sina Ishmael na anak ni Netanya, Johanan na anak ni Kareya, Seraiah na anak ni Tanhumer na taga Netofa, Jaazania na taga Maaka, at ang kanilang mga tauhan. Nanumpa si Gedalia sa kanila at sa mga tauhan nila.
Huwag kayong matakot sa mga opisyal ng Babylonia. Manirahan lang kayo rito at paglingkuran ninyo ang hari ng Babylonia at walang mangyayari sa inyo. Pero nang ikapitong buwan ng taon na iyon, si Ishmael na anak ni Netania at apo ni Elishama na miyembro ng sambahayan ng hari ay pumunta sa Mizpah. Kasama ang 10 tao, pinatay nila si Gedalia at ang mga kasama nitong taga-Huda at taga-Babylonia. Dahil dito, lahat ng tao sa Huda mula sa pinakatanyag hanggang sa pinakamababa, pati ang mga opisyal ng mga sundalo, ay tumakas papuntang Ehipto dahil natakot sila sa maaaring gawin sa kanila ng mga taga-Babylonia. Pinakawalan si Jehoiakim. Noong 37 taon ng pagkabihag ni Haring Jehoiakim ng Huda, naging hari ng Babylonia si Evil-Merodach. Pinalaya niya si Jehoiakim ng 27 araw ng 12 buwan ng taong din iyon. Mabait siya kay Jehoiakim at pinarangalan niya ito, higit sa ibang mga hari na binihag din sa Babylonia. Kaya hindi na nagsuot si Jehoiakim ng damit na para sa mga bilanggo. At mula noon ay kumakain na siya kasama ng hari. Araw-araw siyang binibigyan ng hari ng mga pangangailangan niya habang siya'y nabubuhay.